Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang paglalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Atin ngayong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay, at sa pakikinabang namin sa salu-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon, tsak natutugunin tayo sa ating panawagan. Simtsak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ayon sa iyong kagandahang loob.
Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayo din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatupad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Magsitayo na po ang lahat. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig na puong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pag-asa at paran ng mitin at kalooban na sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay Publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangalulunya, o kaya'y katulad ng Publikano ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang Publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugda ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Narinig na ba ninyo ang salitang ito na galing sa ating mga Protestant brothers, sisters? Kapatid, ligtas ka na ba? Di po ba yung ganun? Ligtas ka na ba? Nung may lumapit sa akin, kaibigan ko, Father, ano pong sasabihin ko pag ganun ang tanong? Ba'y sabihin mo, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, gawain ng Diyos. Ang tanging magagawa lamang natin ay sikapin na magpagawa
pagpapakabuti. Hindi natin kailangang itaas ang ating sarili. Tulad ng ating ebanghelyo ngayon na isang pariseyo, binigay ng Panginoong Hesus ang talinghagang ito, ang kwentong ito, dahil ang sabi niya dito, ang talinghagang ito, noong panahong iyon, sinabi ni Hesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. At nandun yung comparison noong pariseyo, isang religious leader, at isang publikano, isang tax collector, kilalang makasalanan. Na yung panalangin ng pariseyo ay pinupuri ang sarili at hinahamak ang kanyang kapwa. Hindi po pwedeng ganun ang panalangin. Ang pananalangin ay papuri sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, at ang pag-amin ng ating kasalanan. Ang sabi ng pariseyo dito, ang kanyang dasal, ibinulong sa sarili, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinikita. Yung panalangin na ito ng pariseyo, hindi po ikinalugod ng Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Diyos. Bakit? Binubuhat niya yung kanyang sarili. Kanino ba galing ang mga kabutihan? Sa Diyos. Sa Diyos. Samantalang ang publikano, ang kanyang panalangin ay, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. At ang sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugda ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Opo mga kapatid, ang Kwaresma ay pagbibigay sa atin ng panahon upang tingnan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. At tingnan natin yung ating pag-amin sa ating kasalanan. Dahil sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, ang panawagan ni Yahweh ay, halik kayo. Ang Panginoon, ang sabi ni Oseas, halik kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Kumbaga, halika, tayo na, magsisi tayo sa ating makasalanan. Dahil ang taong humihiling ng kapatawaran ay siyang napapatawad. Di po ba? Paano tayo mapapatawad kung hindi natin ibababa ang ating sarili, hindi natin aaminin ang ating makasalanan? Kaya nga ngayong Kwaresma, napakagandang panahon upang pagnilayan natin ang ating buhay kasama ang Panginoon, ang ating kapwa at sa ating sarili. Pag-amin sa kasalanan. Pag-amin sa kasalanan. Sa bawat pagkakataon na tumitingin tayo sa puong Nazareno, ang mensahe ng Nazareno ay kapakumbabaan, pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Hindi pagtataas ng kanyang sarili. Doon nga sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, sinabi doon, kahit na siya ay anak ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, niyakap niya ang pagiging abang alipin upang ibigay ang kaligtasan sa sanlibutan. Opo mga kapatid, sa buhay natin, di naman natin kailangang itaas yung sarili natin. Bahala na ang Diyos. At sana yung mga talento natin, mga angking galing, hindi ito maging dahilan para ibaba naman natin ang ating kapwa.
kundi gamitin yung mga angking galing natin upang tulungan ang ating kapwa. Amen? Bakit natin gagamitin yung mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin laban sa ating kapwa? Samantalang pwede naman nating ibahagi o maging, kumbaga, maging mata tayo ng Panginoon ng kanyang awa at malasakit. Kapag ang panalangin natin ay tayo ay tinataas natin ang ating sarili, sana ang maging panalangin natin, Panginoon, ayan na naman si ako, nagmamataas, sana makita ko yung aking sariling kasalanan at ito ang aking ibigay, ihingi ng kapatawaran sa inyo, nang ako'y inyong mapatawad. Alam natin na ang taong nagpapakumbaba, pinalulugdan ng marami. Amen? Pero yung nagmamataas, hindi po, turn off tayo doon. Kasi lahat naman ng biyaya galing sa Diyos. At tayo, lahat tayo, nagkakamali. Hindi natin kailangan sabihin, naku, huwag kang pupunta dyan, huwag kang makikisalamuha dyan. Hindi. Ibahagi ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pagyakap sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sana ngayong Kwaresma, mapagnilaya natin ang ating sariling mga kahinaan at ito ang ating ialay sa Panginoon upang tayo'y kanyang mapalakas. Ano daw ang kaibahan ng reformer sa santo? Reformer o sa saint? Ang sabi, yung reformer daw, ang kanyang mata nasa kasalanan ng kanyang kapwa. Pero yung santo, yung saint, ang kanyang mata nakatingin sa kanyang kasalanan. At ito ang kanyang inihiling ng kapatawaran sa Diyos. Ang santo, hindi niya babaguhin ang mundo, kundi hihilingin niya sa Panginoon, panibaguhin mo ako Panginoon, nang ang aking puso ay maging katulad ng iyong puso. Nagmamahal, nagpapatawad, nag-aalay ng sarili para sa aking kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakababang panalangin sa mga kahilingang ito. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
sa'yo, Ama, aming handa ang tinapay at ala na ito antok ng iyong bayang sumasamo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa namin ang iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo'y tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagpakababa, yumakap sa bawat isa sa atin, nag-alay ng kanyang buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Saan man manan
Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth at tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras pa ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pagkikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala kasama ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo tipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,